Ano ang gusto mong sabihin sa mga teachers? Kasi nag-aabang din sila si Angara pala yung in-appoint. Ano kayang plano ng Angara sa amin? Sa aming mga teachers? So, particular ang sweldo. Sa ngayon, tinitingnan natin yung benepisyo nga nila. Kasi nakikita ko, for example, yung mga nakukuha nilang mga loans, yan, minsan natatali sila dyan ng matagal at saka mataas yung interest. So, pag-aralan natin, tapos kausapin natin yung mga ibang financial institutions ng ating gobyerno dahil meron namang GSIS dyan, merong mga land bank, meron na SB Corp sa DTI yung nagpapautang ng mura sa mga negosyante. So kunyari meron silang mga investments, pwede rin sila dapat may access din dapat sila dito or preferential treatment. Yan ang opinion ko, pero ayokong pangunahin dahil wala pa namang pag-uusap. Pero yun ang isa sa mga plano ko na ayusin natin yung kanilang benefits at saka yung access to loans, things like that. Yung very common nga yan na nadidistract nila sa kanilang pagtuturo dahil ika nga busy sila. Dahil sabi nga ng Paulo, mayroong mga pamilya itong mga ito, sabi niya. Make sure, sinento niya sa akin na nung governor pa siya ng Ilocos Norte, meron siyang tinayong mga kooperatiba doon, tinulungan niya. At ang tulong niya doon, nagbigay siya ng seed capital o yung capital na yun ang paikot na pinapautang o pinapaluwal ng kooperatiba sa mga member teachers. Ayun. Opo. Sana nga mas maraming mga programa na mga ganyan kaysa po, Sen, yung magkakaroon sila ng mas maraming access sa mga loans kasi lalo lang po sila bababaon sa utang eh. Hindi naman masama yung maraming utang basta hindi ka baon at saka nababayaran mo naman at saka na yung naiiwan sa inyong sweldo ay sapat sa iyong pamumuhay. Then minsan nga, masyadong mabigat, masyadong maiksi yung mga araw. Minsan, 1 year lang yung loan. Minsan, ang pangailangan mo, gusto mong kumuha ng bahay, gusto mong paaralin yung mga anak mo. So, syempre, magbabari o merong mga pagkakaiba doon sa pangangailangan ng mga teacher. Depende na kung ilan ang anak niya, kung ano yung sitwasyon niya, kung ilan ang nagtatrabaho sa kanyang pamilya. So dapat yung mga ganyan binibigyan ng pansin. Pwede bang itaas ang sweldo? I'm pretty sure yun ang gusto ng mga teachers because they need it. Matagal na nilang yan hinihiling. Itataas ba ang sweldo ng mga teachers? I'm confident in the next few years. Hindi ko lang alam kung this year or next year, meron magkakaroon yan ng pagtaas ng sweldo ng ating mga teachers. Paano ba tinataas? Para kasali ba sila sa salary standardization o parang hiwalay sila? Kasama po sila dyan. Ayun. At last a few years ago nagkaroon tayo ng salary standardization. Kaya yan ang pinag-aaralan kasi ang mahirap dyan na Alvin at Doris. Halos 1 million na yung ating mga teachers . Opo. So hindi kung isang teacher o 1,000 teacher lang yan, madaling gawin ng ating pamahalaan ang pagtaas ng sweldo. Pero bukod dyan, meron tayong milyong-milyong mga kawani ng ating pamahalaan din na humihingi din ng aumento sa kanilang sweldo. So talagang mahirap, hindi biro yung pagtaas ng sweldo ng ating government employees. But I'm confident because halos every administration nagkakaroon ng pagtaas ng sweldo ng mga teachers. So ako, tingin ko sa next dito sa loob ng termino ni Pangulong Marcos, magkakaroon mo tayo ng pagkas ng sweldo ng ating mga teacher. Pinapalinaw lang ni Cesar Abarisha, nakamonitor ngayon. Ang sinasabi mo ba, vernacular ang gagamitin tapos ibabalik sa English pag nagtuturo? Anong stand mo doon? Ibalik natin kasi tayo, lumaki tayo. I don't know with you, Senator. English yung medium of instruction natin, partner. Ibabalik ba natin doon? O okay na yung vernacular, Senator? Well, maraming opinion dyan. In fact, there are strong debates sa Congress at saka sa Senado dito sa medium of instruction kung ano yung lingwahe na gagamitin at so yung meron dyang mother tongue bill, so antayin na ho natin, pinapasa ang nag-sponsor niyan sa lower house si Chairman Roman Romulo ng Education at sa upper house sa Senado ang kasama at kaibigan natin si Senator Win Gatchayan na chairman din of ng Committee on Education sa Senado. So yun, meron silang dinidebate, ayoko silang pangunahin. Pero kung ano yung ipasa nila, yun ang isusundan po natin para yun ang epektibong
medium of instruction. Okay. Sen, pahabol lang si Mimay. Sige, pardon, go. May four minutes. Tutuloy po ba ni Senator ang balik eskwela sa June starting school year 25-26? Well, pag-aralan namin yun dahil may instruction din si Pangulo dati dyan na ibalik sa dati. No? So, pero sa ngayon, ang opening ng classes is still end of July. So, July 29 ang first day ho natin. At ang gusto nga natin talagang ayusin yung schedule kahit ahead of time. Hindi, ilalabas na natin yung mga schedules natin. Okay, sige. Punta naman tayo sa kritisismo. No? Sabi ng iba kasi, ba't politiko ang nilagay ni Pangulong Marcos dyan sa DepEd? Ano yung reaction nyo doon, Senator Sunny? Sabi ko kanina sa umpisa, kung qualification, hindi mo matatawaran yung qualification niya. Ang gano'n, sobra-sobra. Abogado yan, Harvard yan. Ang tatay niyan, sa Senado, ang tutok niyan, edukasyon. Pero yung aspetong politiko kayo, o anong masasabi mo doon? Ang naintindihan ko yung opinion na yon, Alvin at Doris, at may puntos din sila. Dahil natatakot sila na pagka politiko mo po, gagamitin niya yung departamento para sa politika, meaning to advance a personal agenda. Ako, never ko gagawin yan, Alvin, dahil bilang kalihim dito, tayo ay yung tinatawag na alter ego o representante ng Pangulo. So laging instruction ng Pangulo ang i-execute natin dito, hindi yung sarili nating gustong mangyari. Alvin, number one. At number two, hindi na tayo tumatakbo eh, dahil tapos na yung ating term sa Senado. So wala naman tayong between now and the end of the administration in the Marcos administration in 2028. Wala naman tayong pampersonal na interest. So talagang magpo-focus tayo dun sa interest ng ating stakeholders sa larangan ng edukasyon. Yung mga estudyante, yung ating mga teachers, yung ating mga magulang, yung ating mga communities. Yan talagang ang magiging focus natin, Alvin Tor. So ibig sabihin, Senator, hindi ka natatakbo sa any other position kasi graduate na po si Senator Angara sa Senado. Mm. Hindi ka natatakbo sa local congressman, governor, vice governor, bukal, wala nang ganun. No. I'm not, galing na tayo doon, nag-congressman na tayo na siyam na taon, Alvin. I'm on my 11th year as a senator. Next year, pang 12th year ko na graduate. Alam nyo naman, sa ilalim ng saligang batas, ang tawag na graduate. Opo. Graduate na talaga. Di ba, kung may K to 12, may sa Senado may 12 years. So talagang ang kontrata ninyo with the president hanggang sa dulo ng term niya nandiyan ka unless mawala yung confidence po sa inyo. Well, hindi na ayaw natin pangunahan yung presidente dahil karapatan naman yan na palitan ng lahat ng kanyang kakalihim kung hindi siya na nasisihan sa kanilang mga performance. Mm. Pero ang sinasabi ko lang, hindi tayo aalis, hindi natin tatalikuran yung trabaho natin dahil tatakbo tayo sa politika. I think yan yung isa sa mga worry ng ating education sector na tatalikuran na dahil uunahin yung sariling karera o sariling interest. Hindi naman mangyayari yun sa ating sitwasyon. Ayan. So at least kasi akala nila by October, aalis ka rin to file your candidacy. So hindi naman po. Ay, 100% hindi mangyayari yan. May commitment naman po siya. May commitment at yan nga ang utos natin kay Sen. Ipag-igihan ang trabaho. Galingan mo, kayang-kaya pa rin. Kasi kawawa, alam mo, kailangan ka ng kabataan, sa totoo lang. Totoo, hindi siya bata pa naman siya. How young are you, Senator? Salamat sa inyong mga wishes at dasal. At talagang kailangan dito sa napakahirap ng trabaho ng isang kalihim ng edukasyon. Mm-mm. At sa dami ng problema, ang dami rin gustong tumulong, Alvin at Doris. Kaya tayo dapat consultative at collaborative Secretary of Education dapat tayo. Dahil yung nakikipag-usap sa iba't ibang sektor at humingi ng payo at willing to cooperate. Dahil ang daming gustong tumulong din, Alvin at Doris, in fairness. How young are you, Senator? I'm 51. Kayang-kaya? 51 years. Kayang-kaya mo yung trabaho dyan. Kasi sabi ko nga sa'yo, tatanda ka dyan, Senator. Sa dami ng trabaho, tatanda ka dyan. Ay, 51 lang naman pala. Kinakabahan ako, ha? I'm pretty sure. Basketball player ka naman. You're up to the challenge. Di ba? Anyway, Senator, are you bringing in some people or mananatili ang mga current USEC and ASEC dyan sa DepEd? Natin smooth yung ating transition. So,
hindi naman natin mapilit lang kung sinong ano basta kung nakaupo at performing, no reason na magbabago naman tayo. Dahil alam natin sa loob ng gobyerno, sa loob ng Department of Education, maraming magagaling dyan. So we want to make them, give them a chance to shine. Gising na, Pilipinas! Sa mga nagbabagang balita at impormasyon. Subscribe na sa Teleradio Servicio YouTube channel.